business. Alam, yung bago matapos yung taon na ito, maka 400K tayo. Opo. Sino ba yung hindi ngayon? Shout out po kay Taong Dala. Ay, kay Taong Dala, idol. Shout out po sa iyo. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Ayan na, mga kaibigan, may isang magandang araw na naman po, Lusod, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kaibigan OFW, ayan, kumusta po kayo? Well, mga kaibigan, Taong Gala po, at sa araw na ito, isa na namang reaction video ang ating pong ibibigay. This time, ang ating pong bibigyan ng reaction ay si Papa Dins pa rin. Alam niyo po, mga kaibigan, very excited na po si Papa Dins sa kanyang first project. Ito po ang kanyang unang pabahay na kung saan ay ang beneficiary po niya si Sandra. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, congratulations po at tumutuloy at tumataas na po si Papa Dins. Sa ngayon po, mga kapatid, ay 97,000 subscribers na po siya. Kunting-kunti na lang, sana po ay itudo na natin ang suporta para sa kanya para maabot na niya ang kanyang silver button. Tulungan po natin si Papa Dins, nasa baba po ang link. At ganoon din po, mga kaibigan, inilalapit ko po sa inyo itong si K-Business. Ang dalangin po natin ay makuha niya ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito. Pero sabi nga niya, kahit 400 lang, masaya na siya. Ito po ay maaaring makatulong din po sa kanila para mas lalo po silang ganahan at magporsige at tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Bueno, ito po ngayon, mga kaibigan, reaction video. Meron lang po tayong nakitang kakaiba dito po sa mga sinabi ni Papa Dins. Kaya nga po yung thumbnail natin is Word of Wisdom. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Pagka tayo na may sariling ano, tahanan. Kailangan alam din natin to. Siyempre ikaw ang pati. O di po ba, napakaganda. Sa kabila ng lahat, mga kapatid, na isa siyang binata, ano po, pero ang pananaw niya ay ganyan. Nagulat ako sa ganyang binitiawang salita, no? Kapag ikaw ang padre di pamilya, dapat alam mo ito. Bilang isang padre di pamilya, mga kapatid, tama ho sinabi niya. Sa sitwasyon ngayon, dapat alam natin ang lahat ng pasikot-sikot ng ating pamilya. Alam natin kung paano ang diskarte. Dapat tayo ang hindi napaparalisa. Alam natin, dapat planuhin kung paano itaguyod ang ating pamilya. Napakahalaga po ng mga bagay nito. At higit sa lahat, dapat alam natin yung tinatawag na mga gawain, simpleng gawain, na hindi na natin dapat iasa pa sa kung sinong karpentero, kung sino pong mga nagmagre-repair, ano po. Sa mga simpleng gawain lang, dapat alam natin. At tayo na po mismo ang magkukusa upang mas lalong ikang ay maiwasan yung mga dagdag na gastusan. Lalong-lalo na kung ang estado ng isang pamilya ay nasa laylayan ng lipunan. Sarap lang din sa pakiramdam na ganito, no, mga kapag. Ano to eh, kumbaga meron din ako natutunan sa mga ganitong bagay. Ayan. So dito kasi, patuloy siyang sumasali siya. Alam niyo si Papa Dins, ang nakakatuwa lang dito. Kasi good leader siya eh. Hindi siya yung tila boss type na bossy type na tao na mag-uuto siya. Hindi, siya mismo kusang gumagawa. Kumbaga, pinapasunod niya ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kasi siya mismo nagtatrabaho dito, nagpipintura po siya. Kagaya kanina, nagpipintura ako. Sabi ni Intoy, bakit dalawang kamay na? Sabi sa akin ni Intoy. Dinadalawang kamay ko, nasabi ko kasi nangangawit na yung kamay ko. kitang-kita ang bakas, mga kababi. Nangangawit na. Isa sa mga tutunan ko doon, mga kababi. Ano eh, umiiral kasi yung ano, yung pag-ibig mo. Yun oh, di ba? So, ibig sabihin, kapag may pagmamahal sa ginagawa mo, hindi ka susuko kahit nangangawit ka. Well, tama nga naman no. Karaniwan kasi sa mga nangyayari, mga kaibigan, kung bakit ang isang tao ay sumusuko sa kanyang ginagawa dahil hindi siya masaya, dahil walang pag-ibig sa kanyang ginagawa. So, tama yung sinabi niya. Sa ginagawa niya, dahil may pag-ibig, hindi na niya alintana kung ano yung mangyari, no? Kumbaga, siyempre, vlogger siya, usaping views, usaping ano, wala yun. Secondary lang yan eh. Kasi ang puso niya is kung paano siya tumulong. Yun ang nakakataba sa kanyang puso, no?
Nakakapagod ang anilang ginagawa. Sa estado niya, pwede naman hindi na eh. Bakit? Kasi anytime or nakakapagtrabaho siya, pwede siyang kumita. Ano po? Pero bakit ginagawa nila yung pagbablog? Bakit ginagawa nila yung mission? Bakit ginagawa nila yung charity mission? Dahil may pag-ibig. Yun yung isang sekreto. Yun yung rason. Kaya lang po minsan, hindi rin natin maiiwasan na dahil sa nakikitang busilak ang puso ng isang tao, minsan nasa silipan niya ng pang-aabuso. Yung pong naaabuso minsan. Ano po? Di po naiiwasan yan. Sa mundo ng social media, bato-bato, wag lang po tayong magagalit. Ano po? Hindi naman po lahat ay... Meron din po naman dyan yung mga taong nagmamasid at minsan naglalamang. Pero sa kanila mga kaibigan, isa sa nagustuhan ko, itong sinabi niya, no, may pag-ibig. The reason why na kahit ganyan ang kanyang paningin, binata siya ang kanyang pananaw, kahit binata siya mga kaibigan, ramdam niya yung pagiging padre di pamilya. Ano po? Kasi kahit binata siya, meron siyang tinatawag na extended family. Eh ang kanyang extended family, ito po yung mga taong nakikita niya sa lansangan na kanyang tinutulungan. Actually, ang daming scholar ni Papa Dins, no? Yung mga scholar niya. Sobrang natutuwa ko dun sa ginagawa niya. Kasi yung vision niya is a provision ng isang long-term na pag-asa. Yung life-changing program talaga para sa'yo. Di ba? Kasi dun sa mga scholar niya, pinaparamdam niya yung mga taong pumunta at pahalagahan ng edukasyon. Ito, marahil ako, sa nakita ko naman sa kanya, sabi ko, ito dahil sa karanasan nila. Diba, nung una pa lang si Mr. and Mrs. Kabisnes, nagtitinda din sila eh. Nagtitinda sila ng mga quick-quick, kung ano-ano po, para maitaguyin yung pag-aaral ng mga ba. So, marahil nakita niya yung sitwasyon niyan. At dahil nandyan na siya sa estado na ngayon, ibinabalik lang niya yan. Doon sa mga taong mahihirap. At isa pa roon, hindi lang doon nagtatapos. Yung talagang complete provision, katulad ngayon, pumapasok na siya sa hakbangin ng pamahay. This is the first time, yung una-una niyang pamahay program. At ang unang makakabenepisyo nito, si Sandra. So, congratulations. Ayan. Kumbaga, isang bagay, hinaluan mo ng pag-ibig. Huh? Ayan. So, pag hinaluan mo ng pag-ibig, mga kaibigan, kumbaga parang hindi ka napapagod gumawa. Ayan. So, dito, sama-sama silang nagsayos kasama na si Intoy. Ang isang nakakatuwa at nakikita natin, itong lilipatan ay may tindahan. So, therefore, nasisiguro natin na mayroong kabuhayan showcase kaakibat itong pabahay program niya. Ano po ba? Sana lang ang dalangin natin, mga kapatid, ay mapalago ang ganitong klaseng negosyo, no? Ang itong klase, kasi nagbigay ka nga na ng pabahay, tapos binigyan mo ng negosyo, iyan po naman ay para mayroon silang pang-sustain doon sa pang-upa. Kasi kung magbibigay ka nga ng isang pabahay, hindi mo bibigyan ng isang livelihood program, wala din. Alam niyo ho, kung titingnan natin sa ating pamahalaan, the reason why na may mga taong nakakatanggap ng mga pabahay, ako sa aking experience lang, marami akong mga taong napuntahan na nakatanggap ng pabahay, pero ang ginagawa nila, umaalis sila doon, binibenta nila yung pabahay, bumabalik sila sa lansangan. Why? Kasi ang binigay na probation lang is yung pabahay. Hindi isinama yung livelihood program to sustain doon sa programang nais mo. Itong ginagawa ni Papa Dins, napakaganda nito. Kasi mayroon siyang sustainability program to support sa pabahay niya. Titira dito sila, Sandra. Ipagpalagay natin, walang pagkakakitaan, saan sila kukuha ng pambayad at pang-upa, di ho ba? So, napakagandang programa na at least para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pang-upa, bibigyan siya ngayon ng source. Ito pong tindahan. Kaya lang, kaya tulad ng sinasabi natin mga kapatid, no,
Nakahang lagi yun. Hindi tayo nagbibigay ng final conclusion kasi depende na po ito sa mangyayari kung paano nila Sandra papalaguin itong negosyong ito. At dalangin natin na sana ay mapalago ito dahil alam naman natin na ito yung kauna-unahan na well, kung makikita ni Papa din sa magiging masaya ito, magiging maganda, I hope baka magtuloy-tuloy na at sunod-sunod na itong mga pabahay program na kanyang gagawin. Well, congratulations. Abangan po natin mga kaibigan, ano po? Abangan po natin itong pabahay program at ang target po nito mga kaibigan ay by Sunday magkakaroon na ng ribbon cutting. Ito na yung very exciting event. Ito na yung exciting moment kung saan ito turn over. Makikita natin mga kaibigan ano ang reaksyon ng pamilya ni Sandra kapag nakita na nila itong kanilang lilipatan. Ano po? At syempre, congratulations kay Papa din. So, kumbaga, sana suportahan natin. Andun tayo mga kaibigan, mga kapatid. Sana andun tayo para at least makita natin yung pagto-turnover na yan. And congratulations sa iyo, Papa din. Sana ay huwag kang sumuko. Ito, tuloy-tuloy mo lang itong magandang ginagawa mo. At sana mga kaibigan, ako po'y talagang taus-pusong lumalapit sa inyo. Nararapat na po si Papa din na sana maibigay natin yung kanyang silver button para mas lalo pang ganahan, ika nga, at dumami pa itong mga pabahay program na kanyang gagawin. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan, itong ating quick reaction video. At syempre, tayo po ay bumabati sa ating mga kaibigan na mga nandyan. Ang ating pong mga kaibigan na nagsusupport po sa ating programa, ano po, sa ating pong channel. Ito pong mga bagong member po natin. Of course, sa ating pong pinapasalamatan, Swiss Pandy, thank you so much sa Missing Cage, Welver Machua, Clarita de Mayuga, Arumanoli TV, Triple E Motovlog, Kent Celisti, Normendap de Leon, Michael TV Vlogs, The Sestef Sidlings, si Dilatory Vlog, maraming salamat po sa inyo, Dilatory Vlog, Onika Angel. Thank you so much po sa inyong pagsuporta po sa ating channel. And of course, pinapasalamatan din natin ang ating mga teams na patuloy na sumusuporta at nandyan sa ating pong mga premieres at sa ating pong mga video, ang ating pong team Ayu The Revive, Inis B, Miguel Love Shoutout, Ate Ligaya, Miss Jonah, Miguel Love Shoutout po sa inyo. Team Budol, andyan po si Boss Al, MB Survivor, ayan, Pera All, Miguel Love Shoutout sa iyo. Ang ating pong Team Pima, Rimus Arata, Miguel Love Shoutout po sa inyo. Si Angel, Boss Rapping Pagmahal, Raki, Miguel Love Shoutout Everyday Monday. Ang ating pong Team Burnable, Miguel Love Shoutout kay Boss kay Sir Lee, no? Sir Lee, Miguel Love Shoutout po sa inyo. At siyempre Admin Burnable, Miguel Love Shoutout po sa inyo. At kay Tita Christy, Miguel Love Shoutout din po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga nakakasama, Willie Villarta, Miguel Love Shoutout. At hanggang dito na lang po muna mga kaibigan. Ito po ay isang quick reaction video lamang po. Sana po ay patuloy nyo akong samahan. And of course, thank you so much po sa ating mga ka-business at ka-papi dyan na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala po sa ating reaction video. Sila po lagi ang nagpo-post sa minsan anong kasunod? TJ, ano yung kasunod mong reaction? TJ, bigyan mo ng reaction si ganito, si ganyan. At asahan nyo po sa mga ka-business family at ka-papi natin na tayo po ay magtutuloy sa pag-suporta po kay ka-business at kay ka-papi hanggat hindi po natin naabot yung ating pong layunin at adhikain na makuha nila yung kanilang mga buttons po para po naman maging legacy ng kanilang pagiging vlogger. Sa muli po mga kaibigan, taong gala, God bless and bye-bye hanggang sa muli. Mag-ingat po tayo.